At sa mga ulo ng mga nagbabagang baklita, Fish Upon the Sky, Episode 4. Sabaw, go, go, go! Cultural appropriation, no, no, no. Lovely Writer, Episode 10. Kapalit ng acceptance, lupa! Yan, at marami pang iba dito sa ating Wave Weekly ng April 26 to May 2, 2021. Kami ang inyong mga likod, ang mga baklitang mambubuli kay Vippy in a while. Ako si Shipper Rai. Ako si Shipper A. Shipper Kevin. At ako si Shipper VP. And welcome to... The Shippers! The Shippers! Shippers! Welcome na. Kasi mahirap yung listen and watch. Ang haba pa. Ay, okay, okay. Okay. Ayan, welcome to the show where we board the ship of love in all forms, sailing to the latest and greatest waves in the VLC. So let's get shipping with another Wave Weekly episode. This week, starting with Cultural Appropriation Upon the Sky, Episode 4. Oo. Alam mo yan. Sobrang, well, bago muna yung cultural appropriation, sobrang kilig na. Wait, alam mo, unahin mo muna yung cultural appropriation. Sige, para magtuloy-tuloy na. Oo, detail na happier things mamaya. Oh, okay, kasi hindi ako kasama dun sa ano, dun sa viewing deck. Pero yung cultural appropriation ba is yung costumes? Oo, yun. Yung actions, pati yung gano'n. Yung buong contexto. Yung music. Yung music and everything. Oo. Kasi kung tutuusin, di ba, nagkaroon ng parang fantasy sequence kung saan plinano nila. Eh, hindi pa naman sila naka-BS doon or anything. It would have worked kung nag-stay na gano'n, di ba? Pero wala, they had to. Ano yun? I don't know. Yun, napaka-offense. Well, may nagbasa ako around Twitter. So may mga ilan na na-offend, may ilan na hindi naman daw. But the fact na may na-offend ka, yun na rin yun, di ba? Says a lot. Ay, masama. Oo. And as much as parang na-appreciate natin yung ano, pagkasabaw ng ano, ng show all throughout, parang ever since nag-start siya, parang if it's a bad joke. Sana mag-apologize yung ano. Well, para sa akin lang ah, parang medyo irrelevant lang yung sequence na yun na parang pwede mo siyang tanggalin eh. Mag-work yung buong episode nang wala yun. Hindi ako na-offend kasi siguro hindi ako yung natamaan. Pero pwede siyang hindi na ilagay eh. Pwede siyang i-edit. Unnecessary. Ganun. Ano din kasi, parang feeling ko, may lack of context as to why sila naka-costume. Yun yung ginamit. Oo. Kasi oo. Naalala. As a costume pa ha. Hindi siya parang out. Nung nag-viewing deck, tayo lang pala yun, no, VP. Parang lahat ng jokes, tawa tayo ng tawa. Tapos pagdating dito, parang hindi natin mawari talaga kung saan galing. So parang, imbes na, well, imbes na maka, ano siya ng tawa, more of confused kami on the whole sequence. Oo. Diba? So parang... Oh, then actually, na parang, ano siya? Tama si Shipper A, na parang, okay, hindi ako na-offend, pero parang alam ko there's something wrong. Yung ganun yung feeling, na parang may mali dito ah. And then, although yun nga din, hindi natin alam nga ano yung context behind it. Baka kasi it's a cultural thing, we do not know. Pero yun nga eh, but for us, there is something wrong there. Na medyo weird or off. Parang saka, alam mo yung sabaw na ano, na meron kang hindi gusto. Salamin mo tapos alisin mo. Parang ganun siya. Oo. Oo. At saka ano din talaga, hindi nila sinabi bakit eh. Parang it should have stemmed from a need. Yung not the sequence ha. Yung sequence gets natin kung ba't siya nandun eh. But yung pinagsuot pa sila ng ganun, di ba? Parang yun nga, misappropriating a culture for that. Bakit sila kailangan naka ganun na disguise? Kasi nung viewing deck, sinabi ko pa yun kay Ryan na parang, gets ko yung need for a disguise kasi marirecognize sila, they're schoolmates anyway. But why but that? But why? Oo, why that? Oo. Di ba yung gangsters? Di ba? Why not? Di ba? Parang yung get up nina off-gun sa not me, di ba? Why not? Like that. Na parang biker gang, emerut. Pero yun. So yun, now that natanggal na natin yung scene na yun, ano yung mga ano? Titans to the rest. Na tayo sa hot-hota ng popcorn sa bumbunan. Oo. Oh my God, talaga. Naloka ako doon. Kinilig ako din. Sabi pa laway. Charot. Di ba may laway na sa mabi?
Hindi ba buhok yun? Parang oo, may buhok yun sumabit. O baka kasi nabasa na ng laway. O baka kito naman. Ututan ng popcorn. Bago normally, pa muna yun. Nadapa pa siya. I mean, hindi mo siya nadapa. Ayaw, nahulog pa siya kay ano, di ba? Kay Mork. Ano ba yan? Oo. Alam mo, lampa na naman siya. Oo. Pero hindi ko in-expect nakikiligin ako doon, ha? Sa pop, yeah. No, iniisip ko kung what if ako yun. Oo, di ba? Sa parting kinain, sa buho? Oo. Pero hindi ko nakikita yung sarili ko na may enjoy yon on my own. Parang ganun. Oo, exactly. But kung watching in life. Oo. Kadiri, ah. Parang ako kasi kinilig ako doon sa scene na yun nung napakandong si pero yung napakainin sa ano sa buhok. Nag-carry over na lang kasi parang sinimulan nung kandong tapos nung ano kinuha yung popcorn tapos kinain tapos sabi niya huwag magagamitin yung kamay mo parang Actually, sobrang naging ganyan yung template. Nalala yung sa first part yung sa toothpaste. Yung sequence na, well, dream sequence siya, no? Yung ginanon dito ni Mark. Pinatikiman. Kasi pinatikiman niya, pinatikim niya ulit. Ano ba to? Yun, cute yun. Yung imagination, yaoy, ano. Yaoy twins. Actually, ang galing nun, yung mga nag-ulit sila ng scenes na iba yung treatment nila dahil inimagine ng mga shippers. Love na lang ko yun. Oo. Pati yung sa ano eh. Pati yung sa club scene, yung inulit din talaga nila, obviously, kasi iba yung dynamic, iba yung body language, di ba? Oo, tapos iba yung lines, ganyan. Iba yung lines. Galing. Oo. Sobrang natuwa ako doon na nagbangko talaga sila ng retakes for that. Oo. Hindi na-imagine ko nga na ang daming, oh my God, ang daming takes noon. Diba? Okay, take one for real, take two, dream sequence. Yung gano'n. Oo, tapos may safety ka pa. Safeties. In fairness. Pero yes, yung isa sa mga gusto ko na part. O go Shipper A. Parang sa ano, sa episode na to, in fairness naman, minus the Indian scene na off, ang daming binigay ng mga kilig moments. Ang dami nilang moments talaga na ano, na parang, uy, pero may mga bigla ka mapapa-atras. So hindi ko mabigay ng buo for this episode. Uh-oh. Yung feelings ko. So, sucks lang. Tapos pati yung ano eh, pati yung pag-present nila dun sa dalawang ano, shippers. Parang na nag-rap pa sila, di ba? Sobrang love ko yun. Ang dami nga nag-rap. Naka-trolley. Parang ang dami nilang mga nilalagay na irrelevant for me. Pwedeng tanggalin. Mag-uwi. Ako okay lang. Pero kasi yun yung kagagahan niya eh. Oo, yun yung kagagahan niya. Siguro yun din yung ina-attempt nila with that cultural appropriation thing, hindi lang nag-work. Pero yung ano, yung ano nila doon sa trolley, tapos yung nilapit pa sila sa camera, tapos para mag-post pa silang ganun. Ganun pa sila. I love it. Oo, I live for that. Yung sa mga ano, nag-ganun. Since na-mention mo siya, feeling ko that's their way of, kasi hiningi natin paano magle-level up eh. Ayun, level up nila, off naman, di ba? So that's their way. Over. Extra campy, and then, whoops! We went overboard. Diba? Kasi kahit yung mabugbog siya sa loob ng kahon, parang, bakit? Ano meron? Exactly. Di ba, bakit sila, bakit nila binubugbog yung, ano, yung kahon? Yung kahon. No, kasi bet, they were picturing a person. I guess parang gusto nila palabasin na it's better na they think na walang tao silang binubugbog. Oo, na parang nilalabas nila sa inanimate object na basura. Oo, pero they didn't know na nandun si ano. Nandun siya. Gets naman yun. Parang it's very minute yung details na yun. Na, tama naman si A.A. na medyo unnecessary. But I think for me, kasi yun yung nagpapalight sa kanya. Yung nagpapama-funny. Yung kasabawan parang lang yung yun. Ano, eh. Parang yung buong sequence ni AJ dun sa dentist, yun din. Pwede mo rin tanggalin yun, di ba? Sobrang wala lang yun. That's true. Sobrang, parang wala lang. But sobrang, go, sige, ibigay nyo lang for me as long as hindi siya ganun offensive nga. Saka ano, pero nakakakilig din yung ano, yung kay Duan. Actually, medyo magkakaroon siya ng cracks. Oo, nang sa'yo, no? Minus na, ano? Minus na ganun. Oo. Yung parang ano yung sinasabi niya, parang bakit niya masyadong pinagbibigyan?
tao. Oo. Tapos medyo dreamy na yung dreamy na yung pagtingin niya. 'Di ba? Pero iniwan niya pa rin ng tatlong oras sa ano. Pinag-intay niya pa rin. Ay, bubukas talaga ng save ng save tuloy ng ano ng kuting sa puno. Siguro ano, ang saving grace ng ano ng episode na to para sa akin ay binilhan ni ano pangalan nito, Sutaya. Ni Sutaya ng ticket si P. Kasama na no. Alam niya. Alam niya. Alam niya. Oo. Feeling ko manipulative din tong si kuya mo eh. Oy, pero naman, pero at least umamin na siya agad. Oo. Yun na nga, Diyos ko, nung nararamdaman ko na baliw talaga ako nung sinabi niya na I like you sa loob ng konti. At anong episode pa lang to? 4? Nag-kiss na ng episode 3 tapos binibigay na na itong episode 4. So I'm saying Lord! Tapos yung pagkakasabi pa niya is parang ano, very very hindi mo mayabang pero yung very cool na pag kasi I like you. Yung gano'n parang oh God! Ano ang tingin niyo doon sa ending na nag bumalik sa present doon sa balloons? Oo, yun na doon sa likod yung nandun fish yung, ano, na yung fish farm na ano na binigay fish ni clip. Ano kay Mix. Kay so Nan. Sino ba talaga yun? Oo, pero yung reaction ni P doon sa first episode, di ba? Parang bakit ikaw? Wag. Oo. Tapos, oh my God, so sino na yun yung hinindian niya? Pero hindi mukhang si Sutaya, si Morning, hindi rin mukhang si Mungan. Hindi rin mukha ni Mix eh. Hindi nga. At saka masyado matangkad. Baka yung kapatid si Duan talaga yun. Yun nga Yun yung akala ko si Duan. Yung side profile, yung baba part, mukhang si Duan. Yung mga pinupush nung ano, ha? Hindi, si ano yan. Si Muang yan. Pero oh my God, sobrang nakaka-curious tuloy. Hindi ko ano na yan. Ito, magbuo tayo ng mga teorya. Bubuo ako ng teorya si Muang yon, tapos ano dun sa part na aamin na si Muang sa kanya, si Sutaya na talaga ang gusto ni ano. Yun nga rin yung tingin ko. Eh parang ang ganda nun. Kasi love triangle. Feeling ko din. So that's my theory. What's yours? Ako yun din. Tapos ayun yung kinatuwa ko kasi early from the start pa lang, established na ito yung mga lalaking to, ang gusto nila ay mga kapwa lalaki. I mean, compared mo dun sa together, si Tyne, diba? Gusto pa magka-girlfriend, ganyan. Tapos sa theory of love, si Off, kung sino-sino pa mga babaeng dinadate at that time, diba? At least to parang, yon set sila, at least. The people they like. Ako feeling same ko kami si na theory ni ano. Same kami theory ni Aaron. Agree din naman ako doon sa theory na yun. Pero secondary theory lang, baka kapatid niya just to fuck with him, ganyan. Parang guluhin lang yung isip niya. I don't know, sobrang gaguhan ng episode eh. So baka kapatid niya kunwari, tapos pag de-refuse na niya na, eh, ano yan, ba't ikaw, ganyan. May lalabas meron pang isa. O yun yung shtick nung buong proposal, kumbaga, ay nung ano. Pwede. Ako agree kay Shipper A, pero baka kasi secondary theory, baka siya yung kausap niya dun sa phone. That mystery. Diba, hindi naman, well, malamang alam naman natin na sobrang obvious na si ano yun, diba? Si Mark yun, or si Sutaya yun, diba? Pero baka hindi eh, yun nga eh. So, it could be that person na lumapit sa kanya dun sa balloon. Yun pala yung kausap niya. Na totally different person, diba? Na parang, well, ang weird kasi parang dung nag-text sila, nagseselos, parang siya nagseselos or parang siyang merong gusto sabihin. But, I don't know. Baka kailangan niya i-keep yung front niya kasi gusto niya mag-remain anonymous as that online friend while pursuing him face-to-face. Ate Ami. Salamat dyan sang Ami sa ating bagong face-to-face segment. Pero bago natin ituloy, pumunta muna tayo kay Lovely Writer episode 10 na lupa ang kapalit ng ano acceptance ng tatay ni ano ni Nabsib.
Ang weird ano na. Hindi naman lupa. I mean, uh-oh, ano, I think it's a joke, 'di ba? Na ano na sinabi lang nung tatay, na accept naman niya, pero pag nakuha niya yung lupa na 'yon na gusto nung tatay niya, game. Bahala ka na sa buhay mo kung ano gusto mong gawin. Accept na accept. You do you. Ganun, parang ganun. Hindi, parang feeling ko sinabi, parang feeling ko sinabi lang 'yon na to challenge him kung gusto mo talaga ang isang bagay, meron ka kailangan ano, ibigay na kapalit. Pero ibigay na kapalit. Oo. Pero feeling ko parang ano nga lang 'yon, joke. Hindi man joke, pero parang ano lang siya. Endearment. Ganyan. Oo naman, but if ganun nga na parang may kapalit, hindi ba medyo commentary din 'yon? Wow, ang lalim. Hindi ba commentary din 'yon sa idea na kapag bakla ka, you have to work harder. Kailangan mag-compensate ka. Or you uh-oh have to compensate with something. Oo. Diba? Alam medyo mo yung ganun, ano? Mm. Alam niyo yung best boy in the world syndrome? Ano yun? Ano yun? Ay. Parang pag bakla ka and parang you plan to ano come out to your parents, parang you'll do everything na maganda yung trabaho mo, like mataas ang standing mo sa school, ganyan, para in the chance na pag-out ka, meron ka na kagad pang bargain. Na parang may magaling naman ako sa mga aspects na to. So, dapat more or less i-accept niyo ako. Pero parang hindi naman kasi dapat ganun yung acceptance nga, diba? Na kailangan may kapalit. Dahil hindi lang nila ina-expect na bakla ka or something. O yun. Parang well, very ganda nun. Mm-hmm. Also, napansin ko yung difference, medyo in-overthink ko yung sequence nitong ano na to. Bukod sa in-overthink ko yung sa yoga class na hindi pinapansin ni ano Auntie Orange. Yung mga kita. Ayaw pansinin. Parang, ay, ano na, Mari? Girl, hindi ko kinaya. Magtatapon sila ng basura. Talaga yung outfit, diba? Laban na laban si mother. Also, share sila sa isang garbage bin. Oh. Lalaki ng bahay, mansion, pero iisa lang yung garbage isang bin. Yung garbage pick-up point. Talaga yung nakatoka. Oo. For that, ano, for that street. Before nga nung actual yoga class, di nakita ko si ano, di ba yung mommy ni Jane nakapang workout clothes, tapos may daladalang may daladalang basurahan. Tapos parang, wow, magtatapong ka lang ng basurahan, kailangan naka-workout clothes ka. Lululemon skin yan. Oo. Kasi mag-aerobics na daw sila after. Mag-aerobics pala. Natawa talaga din ako dun. Tapos, hindi ko alam kung ano ninyo yung the way the parents accepted yung bawat isa sa mga anak nila. Yung sa parents ni Nubsib, ang katwiran ng tatay, ayaw ko na ng gulo. At kapag humindi kami, alam namin na parang mag-aaway lang tayo. Oo, kaya tanggapin ka na lang namin. Parang napaano ko doon, parang well, at least tinanggap, I don't know. Tapos etong si daddy ni Jean, which is sobrang nagustuhan ko talaga. Kasi valid, ewan ko kung meron kayong kakilala na yung parents nila ayaw nilang maging bakla yung mga anak nila. Kasi natatakot sila. Oo, basically afraid sila sa mangyayari sa kanila kasi baka mabully, ganyan. Ang na-appreciate ko doon, kasi yung tatay ni Jean, he's speaking from experience na talaga. First-hand experience. So parang alam niya talaga, hindi lang yung tulad, kunyari tatay ko, sinabihan ko na ganyan. Tapos sabi niya, he's afraid the Aguilar for me. So, so syempre wala rin naman ako parang, paano mo nalaman yan? Or paano mo malala, di ba? Or parang ganun. Tapos, o yun. Mm-hmm. Diba tapos sabi ni mom, sabi ni mommy na ano, na bakit dapat kung meron mang magtatanggol or magmamahal sa anak mo para hindi siya matakot, dapat sa atin na manggaling yun. Pag yung mga tao sa paligid niya hindi siya maintindihan, sino pa bang dapat makaintindi sa kanya? Kundi ikaw. Saka tama rin sinabi niya na ano eh, na ni daddy na yung love, hindi lang siya basta by two people.
diba? It also affects involves everyone around you. Oo. Diba? Ang ganda nun. Ang ganda. Actually, sobrang ganda. Medyo naiyak ako dun din kasi. Oh, kasi very Asian siya. Tender kasi sobrang moment siya. Sobrang close-knit kasi ng Asians. Like, kunyari, kung sa Amerika ito mangyari, most likely, like, kunyari, sa post, ganyan, lalayas at lalayas ka, tapos magkaroon ka na ng sarili mong family, which family is a valid thing din naman. Oo. Ito, parang, inaano talaga, pinupush talaga na dapat close-knit unit bahay kayo talaga. Talaga yun yung makita yung, ano, difference in cultures. Oo. And to go back lang dun. Oh, sorry. Go muna. Eh, ikaw muna. Dun sa idea ng ano, dun sa idea nung tatay with kailangan niyang masarado yung deal. It also shows yung buong character nung father na businessman talaga siya eh. Na kailangan it has to be a deal na meron tayong ibigay. At hindi ko lang basta tatanggapin yun para sa'yo. Parang meron tayong kailangang palitang magaganap na fair for everyone. Alam mo, true yan. I mean, meron ako mga friends na ganyan na very transactional lang lahat ng relationship nila with their families. Hindi sila emotional. So, yung mga ganyang ano, is really real. Is real na real in Asian setups, ha? So, yes, magandang point yun. Depende rin talaga sa dynamic ng family, eh, I guess. Depende. Saka, depende na rin talaga sa stage of the family where they're at. Kasi parang, ako, di ba, panganay ako, tapos sa family ko, growing up, very transactional kami ng magulang ko. Like, pag-aaralin ka namin, get good grades, ganito lang yan. Tapos parang maghanap ka ng trabaho, tumulong ka sa bahay. Yun yung parang ganun lang yung dynamic namin before. But then, a few years on, later on, parang ilang taon na ako nag-work and then my sister's working na rin. Tapos yung bunso na lang namin yung nag-aaral. Parang nag-iba yung dynamic. Mas nagkaroon ngayon ng bond. Emotional. Kasi, Emotional bond na. Kasi nagkaroon na din ng, parang nag-relax na rin talaga sila as parents na okay, hindi na marami yung inaalala namin sa inyo. You can live on your own, pero magkakasama pa rin kami sa bahay kasi parang, nagkaroon ng emotional bond na ngayon kasi may space for that na. Mm-mm. And that's, yun, parang I think ganun nga yung dynamic ng Asian family na parang sometimes yung success mo muna yung inuuna nila as parents. And when they're sure and secure na you can make it on your own, doon sila medyo nagre-relax. Let go. Hello, di ba nga may metaphor sila dyan? The tea making ceremony and the bonsai. Yun nga. Ganda nun. Ganda nung sa bonsai, actually. Ay, na sinabi nila na... Oh, go. Ay, hindi ko lang sure kung bakit Japanese. Well, kasi nga Asian. Why not daw? Ano ata? Parang on the surface, parang feeling ko ginamit lang yung pag-prepare ng matcha as a metaphor na parang it's a process eh na kailangan mong pag-aralan and perfect. So parang doing it on your own, for the first time, it's not going to be the perfect. So parang kailangan mo talaga siyang ulit-ulitin until you get, parang sinasabi ni mama na, get on my level, bitch. This is, this is bitch, how you do it. It's like this. Na hindi siya lagi naandyan para kay, kay team. So isa pa nakakatawa, nagtsa-tsaa si mami na yaya ni anak niya magtsaa. Hindi ko nagpamasad sila eh. Hindi ko galing sila ng ano eh. Parang diba nagtsaa. Tapos, ay, samahan mo. Diba, nagtitipla siya tsaa. Anak, tsaa tayo. Tsaa ulit. Galing sila sa massage, feeling ko. Nakakana sila. Feeling ko din. Nag-hangout sila. Ganyan, bonding sila. Nag-distress. Nag-distress. Sa awkward dinner, sa awkward breakfast. Kailangan nila. Ay, ito pa, nakakatawa. Kasi sobrang awkward na nga. Alam na nga nilang may ganap. O ba sabay pa din talaga sila kumain? Ano? right after. Ang ganda ng opening na yun, in fairness. Ang ganda nga. Ang hindi nag-uusap, puro titigan, tapos ang bigat. Kasi nangyari yun. Oo. Sa'yo? Wala akong boyfriend na artista nun, but... But alam mo yon yung parang silence na parang, oh my God, sana hindi na lang tayo sabay-sabay kumain. It happens, but at the same time, it goes back to the idea na ganun nga minsan ka-tight-knit ang Asian families na kahit na may... Galit mo.
Oo, kahit may turbulence sa pamilya, sabay-sabay pa rin. Pagkakain, sabay-sabay. Oo. Pag sinabing kakain na, kakain na. Kakain na. Walang eme-eme. Sabay-sabay. Ganyan. Eh, ito talaga yung gusto ko sa ano, sa BLs na wala sa ano, like sa looking, ganyan. Kasi walang ganitong point of view or anuhan ng culture na mas malapit sa atin. Kahit na very westernized tayo. True. Kasi iba talaga din yung culture nun eh. Yes. Dito sa episode na to, may napansin din ako, Scorpio ba si Nubsib? Charot. Ang libog-libog na. Parang mami, parang sa lahat ng eksena na may kita niya si Jean, yung sexual tension na parang kinulong ka ba, girl? Nilockdown ka ba, girl? Parang college pa daw siya. So, nandun pa yung ano, yung drive. Baka Jean lang talaga kasi siya nililibog. So, all those years na wala si ano. Deprived siya of it. Kept wife. Ayaw nga siya palabasin ng ano, ng villa. Yung villa nila, di ba? Doon sa ano? Sa resort. Also, can I just say pala, na so, kaya di ba noon yung sinasabi ko, pag gusto ko talaga yung character ni Hin, yung assistant niya. Kasi parang ang genuine. So, dito medyo naiyak ako dun sa part na, ano, na nabash siya. Dahil na hindi maganda yung ano niya. And then, in-encourage siya ni, ano, ni Jean on how to improve it, ganyan, and wala na ako talaga kasi parang naramdaman mo yung support at the same time na dun yung ano nila, dynamics nila as friends, di ba? Okay, ganito yung gawin mo, tapos yun. Pero sobrang kasi naramdaman niya talaga kasi very genuine na yung concern, yung luha kanina. And alam niyo yan, alam niyo yung tatlo yan, it's something that we've been through. The bash. First-hand experience din ito. Tayo-tayo lang magkakasama noong nabash tayo. Quiet lang ako. Pero diba, pero quiet yun nga. Quiet lang ako. Very apt. Very bad. But these, ano, these mistakes din naman sometimes. You admit na you make a mistake and ayun, kumbaga you grow from it. You improve upon that, diba? Na, ano, na you try to be better than what you were before. And kaya nga, ganun na parang, okay, ito medyo, I think medyo unpopular statement siya, but I'm gonna go ahead and say it. Sometimes yung mga tao na nagbabalik ng mga past tweets just to re-cancel a person, iniisip ko, kung taon naman na yung pinagdaan, I mean, I know walang definite rule set on that, but kung sinabi niya yan before, I don't think naman there are people out there na incapable of improving themselves. Give them space or give them parang the ability to grow from that, 'di ba? Tanungin mo kung ganun pa rin yung statement niya hanggang ngayon, then maybe then time to agree. Pero kung ibabalik mo yung 2018 na tweet niya na sinabi niya na I hate gays kunari. Oo. 'Di ba? E paano ngayon hindi na? Oo, yun nga rin yung iniisip ko. Yun din yung isa sa mga basehan ko kapag I encounter those kinds of ano, parang situations na parang kunyari oppressive yung tao before, meron siya oppressive na remark, tapos ngayon nagbago na siya, parang I wouldn't call them out dun sa past ano nila kasi parang they've changed and they've changed for the better. So parang kung sino man ang kumukutya sa kanila, kayo, kaya na kayo magbabago. Agree, pero we've learned. Agree, pero ano, ibabalik ko lang, VP, di ba binabash mo si Nubsib the past week? Oo nga, yun ang pinakatawag talaga. So, di ba, ilang beses ko na rin, ilang linggo ko na rin naman sinabi na gusto ko na siya. So, people can change, di ba? So, people can change. Well, ilang episodes mo siya pinano eh, ni Yurak eh. So, ilang dalawa. Bilang ko yun. Ayan, tignan mo. Kasi ayoko talaga sa kanya ng first two episodes eh, parang alam mo, may something eh. Ganyan. Tapos, eventually, nagigets mo naman na yung reasons niya. Di ba? Bago yung perception mo about her. Nagustuhan siya no, naghaharutan sila sa dalampasigan. May tanong ako. Ay, gusto ko siya doon. Nagbago ba ang perception niyo kay Tom after niya mag-rap?
Kasi parang ano eh, sa dakuta is shaking. Tito one is shaking. Ma-compare ko sila dun sa rap nung ano ha, nung shippers sa ano. Oo, sa Pondos Sky. Kasi dun sa foots, alam ko kagad na nag-rap sila. Etong Kaitang, ay, nag-rap siya. Ay, nag-rap pala siya. After mga 2 or 3 lines, ay, nag-rap pala siya. Okay. Mami, para siyang ano, dumadaldal na taytawan. Dumadaldal na taylang. Oo, para siyang ano, para siyang madaldal na taylang, ganyan. Yeah, tapos parang nung nag-rhyme, medyo nag-rhyme na siya. I gets mo na. Nagulat na, naloka din naman ako rap. Kay TV. Aba, nirapan lang, eh, babag game. Okay, o after like niya bugbugin na ayaw maniwala, kailangan lang pala niya ng rap. Rarapin para maniwala, hindi ba klase, Tom? Or bakit na kaya controller na yun? Kasi rap. Mas rap? No, ano, I mean... Straight lang ang pwede mag-rap? Well, aminin natin na medyo hetero then, meaning yung ano. Ilan ang mga baklang rapper na kilala ninyo? Rapping? Hoy, meron si ano, si na yun, si Chris, yung si gumagaya kay si Ate Chrissy. Oh, but si established rapper. Hindi yung rapper. I mean, I know si guys nakakapagsabayan sa ano, sa mga flip-top dati, di ba? But like, rap. Yeah, it's very oh, diba? Straight, very man-dominated. KZ Tandingan? Straight naman straight. Siya. Straight siya? Pero baba. Oh, sorry. Hala. Sorry. Napaano siya naman? Napaisip na si Shipper A. Nakita ko rin yung tsura ni A. Yun ang sinabi niya. Kini Tandingan. Yung confusion niya. Pero wait, yung beach, yung ano talaga, yun yung pinaka gusto kong scene sa episode yan. Nasa beach na naglalandian. Sa beach, no? Pero parang alam mo na okay, naglalandian sila at okay, mahuhuli din talaga sila. Sinalaman mo in the back of your head. Kasi the whole episode medyo ano na eh. Oo, diba? Medyo give away na. Oo, na yun yung magiging problema. Diba? Wait, ano mas gusto yung beach scene? Etong si ano, si Nub, si Jean o dun sa ano, Until We Meet Again, si Cow din saka si ano, Kuhart. Eh di eto pa eto. Ito. Ayaw. Ayaw na talaga kay Kuhart. Hindi naman hindi ko ayaw si Kuhart ah. Charot. I love Kuhart. Mas sweet to for me. Oo, mas sweet lang talaga to. Although na alam mo nung na 'di ba nag cliffhanger na parang okay, may nakahuli sa kanila, ipo-post to ganyan. Now wait, nakita nyo yung phone. May sticker ng NTC. May NTC. Pero bakit sa labas? Di ba nasa loob yun? Kahit na meron siya, bakit? Pinay. Siguro smartphone po niya or globe. I don't know. Pero, Pinay. Oo. Dun sa part na yun, naisip ko, ganun i-treat ni lovely writer yung conflict, no? Episode on episode siya. Maliliit. Uh-huh. Parang uh-huh. Yung journey of the relationship talaga yung ginagawa niyang conflict. Wala siyang parang... Oo. Wala siyang shortcut. Girl, wala siyang ano din. Stretch na stretch pa nga, di ba? Hindi, wala din siyang wala parang... Oo, wala siyang pam. Ganon. Wala siyang parang biglang papasok na conflict. That bitch. Diba? Chaya. That girl. Yes, A. Ano yun? Wait, ano, tanong lang kasi, I thought parang initially, di ba nga siniship na nga si Jean sa si Nubsib nung parang papress con nung ano, nung bad engineer. Tama ba? Bad engineer? Yes. So bakit parang itong kinukunan sila ng pictures, bakit parang ano, yun nga, medyo ominous na parang, oh my God, may mangyayaring masama kasi kinukunan sila ng picture. It goes kasi back nangyayari to, na sa harap nila talaga eh. Nangyayari na sa harap nila na, Mami, nakakita ka na ba talaga na naghahabulan na dalawang couple saan? Na couple sa beach? Diba, hinuhop ko lang na isa ako doon. Charot. Wish. Diba ano yon? Unusual yon para sa ano. So parang it's siya? More of yung napag-usapan nga natin before na yung paradox of ano. Mm-mm.
Diba? Yun yung napag-usapan natin last week, yun yung napag-usapan natin with the Kimbap show na when shipping becomes the real thing, real sometimes thing. People don't know how to respond to it pag totoo na. Oo. And also, parang yung magic mo, bawa, chinship mo yung ibang couple, eh sila talaga yung nandun sa on-screen. Nawawala yung magic kapag meron ka nakikita with another, yung chineship mong isa, may nakikita ka doon sa isang person. Pero shouldn't that be the problem na when it started nung papress ko nung bad engineer? Kasi nga hindi yung main couple yung chineship nung fans. Oo, but I think it's just in the imagination of, parang lumalabas yung imagination na siya ng fans eh. So parang carry lang doon sa production or carry, carry lang doon sa gumagawa nung ano, nung film. Anong ito kasi series. may resibo talaga. Real. Oo. So yun, doon siya nagiging talaga sila eh. Problematic na talagang tunay kasi parang totoo, ganun. So, it's paradoxical. Yun nga, kasi nga, doon sa trailer din, ewan ko naalala ninyo, doon sa trailer ng Love the Writer, si Tom Atayan or si Hin, pinagsasabihan, pinapagalitan na si Jean kasi bakit, ano, kailangan mo na umiwas kay, ano, kay Nabseb kasi nga, napaghahalataan na kayo. Pero, yung, ano, yung progression ng story pala, eh, hindi naman pala din nila tinago in the first place kasi nga, hinihint na na. So, I don't know, but I'm still watching. Yeah, of course. Well, sumpa ng episode 7, episode 11 coming in. Actually, anong episode 11 curse? Kasi yung comments dun sa ano, sa WeTV, puro ganun yung ano. Hala, andyan na yung sumpa. Diba episode 11 curse daw, yung dun magbe-break yung couple? Or dun talaga yung cry fest? As in, yun talaga yung 11 pumasok si Pam sa Together. Oo, the one episode saka before doon, the finale. Tsaka doon, di ba, as in, sobrang si Cow, si Teacher Cow, sobrang doon nasira yung ano niya, yung pangalan niya, and everything. Di ba, sa yung Dark Lucas, episode 9 and 10, medyo manginginig ka na, maiiyak ka na. 11 yung dahil talagang give up na sila. Wala na. As in, wala na. Iyak na din talaga si Kao and punta na siya sa mom niya. Episode 11, umiyak si Kao sa bus? Yata. Pero alam ko yun yung sinabi ni Pete na wala na siyang pake. Na parang wala na kasi talaga sila. Oh my God, tapos nabangan nga natin ang bilang nililiran niya ng GMMTV. Diba? Nasa episode 6 na sila now. Pero yun yung episode 11 curse. But anyway, sige. More to that next week. Malalaman natin yan sa susunod na ano linggo. Tingnan natin kung ano na may iiyak kaya sa The Shippers. Alam mo, ang dami talaga nag-aantay nitong Lovely Writer tsaka Foots. Oo. I love it. Na yung pag Wednesday, oh my God, Thursday na kami, Lovely Writer na. Yung ganun yung pinagbukasan Foots na. Tapos bukas, wala. Patay na patay ang mga bakla. Ay, hindi. Pero may wave, pero ano, diba? At least pwede nila pakinggan yung Wave Weekly. Yeah! Monday, diba? May Wave Weekly kagad. Refresh natin ang moments. Anyway, ayan. So, tapos na tayo sa ating mga ano baklita nagbabaga. Mapunta na tayo sa baklitang iba hatid ni Shipper A and Shipper Kevin. Para sa baklitang iba, Nobleman Ryu's Wedding, Episode 5 and 6, Best Friend nangungulit. Ate, nagbabalik. Hindi ate, bunso. Diba? Bunso ba niya yon? Sorry. Mukhang mas matanda eh. The shade. Aga. Look who's talking. Ako yung pinakamatanda. Bakit? Aminado naman ako. Ako yung ate ninyo. Rhythmic short film music video. Angle long. Kanta ni Mick sa Foots. Futsa at last. Yes! So yes! BK, safe zone. Pero ang kama nila, fire hazard. Ano to? History 4, selosan galore. Because of Love, Episode 6, may subuan na ng cake. May subuan ng cake. Cake lang, grabe naman. Post-final season, bukas na. Ayan. And a special second or final season,
May 20 na. So, special ito yung series, no? Series ba to? Series sa Netflix. So, unahin yeah, natin Netflix. Yung dalawa dahil ano yan, very Western. Like, Western. Siya, very out of our usual ano mm-mm. coverage. But like, very ano LGBTQ-centered yes. na shows. So, yung just post... Just want to include it lang. Oo oh, naman, yun nga. Diba, i-ano natin. Part din naman siya. Oo, isama natin bilang... may mga pakilig din naman to somehow kahit hindi yun yung ano front and center like yung sa special it's more about yung life ni Ryan no ni Ryan na may cerebral palsy so parang in dealing with ano growing up na pagbukod sa pamilya bumukod siya sa nanay niya tapos yung pagkakaroon niya ng love life ang challenge mm-hmm. dito parang ano poly ang setup na gusto nilang i-ano ipakita. Ipakita tapos parang si Ryan parang mag ipupush ba niya yon or parang may mas gusto pa ba siyang iano mangyari na iba ayan ganyan oo. Tapos eto namang si Post sino ba dito magjowa si ano si Praytel saka yung dancer yung ex ni Damon mm-hmm. isa sa mga dancer so ewan ko kung matutuloy pa yung relationship nila si Blanca mm-hmm. Bianca magkakaroon siya ng jowa ata based sa trailer. Tapos yun. Tapos yun, ano, si Lil Pop, ay si ano, oh, Lil, si Papi, saka si ano, Angel. Lil Bow Wow. Lil Kim. No, Lil Bow Wow. Sorry, may Lil, kasi maliit siya eh. Oh, go next. Ayun, balik next. Tayo sa Asia. Mm-mm. Nobleman Ryu's Wedding, episode 5 and 6. Anong masasabi nyo? Alam nyo, nakatulugan ko siya. Tinuloy ko yung umaga. Alam nyo, pagdating talaga sa Korean, di tayo nagkakasundo tayong tayo yung umaga. Oo. Oh. Laging ako ko yung napans- iba yung... Oo. Hindi ko napansin na si Lisa ang yung extra na isa. Oo. Yung sinend nga sa... I wish you. Oo. Yung sinend ni Kiko sa Discord channel ng The Shippers. Hi, Kiko. Diba? Oo. Hi, Kiko. Yun yung kamukha ni Singto, diba? Ba't parang ang daming kamukha ni Singto sa inyo? Nung nagbabasking, nakikita ko sa kanya kasi talaga si Singto. Hindi, because of you din, may kamukha ni Singto. Oh, Singto? Basta yun. Nakikita niyo. Ayun, a nobleman. Nobleman, go. Actually, hindi ko siya napanood. May ano naman, may development naman yung story, di ba? Pero parang, for me, parang... Hindi ko alam. Parang ang dami-dami yung dapat mangyari tapos last two episodes na lang next week. So, hindi ko alam. Oh. Mami, hindi. Kasi ano talaga, format talaga ng Korea yung ano natin, yung issue natin dito. Pero yung story, maganda siya. Ilalaban ko yung Nobleman Ryu. No, gusto ko yung ano, yung maganda parang turning point ni ano ni Kang In-soo na talagang pinaglalaban niya as his wife si ano. True. Si, si Pacemaker. Kaso parang... Boy. May something lang sa, I don't know, I guess a dialogue or something. Kasi parang may disregard pa, may disregard na siya na lalaki siya. Pero parang as a person na wife niya. Awan ko, basta parang nalalabuan ako. Nagigets ko kung ano yung sinasabi ni Kang In-soo. Pero parang nalalabuan ako at somewhere. Pero explain mo nga, Shipper A, kung paano. Hindi, kasi, sige, isa-isahin ko yung mga gusto ko. Yes. Gusto ko yung ano, tinanong siya, Do you love your wife? Tapos naglabanan sila ng poem. Nagtulaan sila, mami. Oo, oh, ay gusto ko yun. Oh, comedy. Oh, no. Point number one na ano. Tapos, hindi sila nag-rap battle. Oo. Tapos makikita mo talagang porsigidong ahas si Kuyang Ahas. Actually. Porsigidong ahas. Na nakakaawa siya in a way na parang, pwede man tropal na lang kayo. Parang gano'n. Oh, so hindi pa rin niya alam na lalaki si ano. Na lalaki. Oo, hindi. Si wife. Pero nahuli niya na merong kuya at nagkakaroon na siya ang... Oo, ano, nagkita sila, na diba? Ano, oo. Tapos, ang funny yung mga eksena na in-excuse nila yung heater, tapos biglang, bam, nangyari talaga. Oo, nangyari talaga. Tapos nag-applyan sila ng ointment. Oo, yung ointment parang katingko. Wala mga katingko. Diba mga favorite ni Shipper, right? Mas gusto ko actually white flower, but sige, let's go. Tiger Balm is the best. References. Ay, pero ayun, parang pumaparaan talaga si, ano, pumaparaan talaga si Master Ryu na makuha actually, niya talaga si kuya mong, ano, Huang Jin. Ano pangalan nun? Hua Jin? Or makonvince... Ay, yung fake Hua Jin. Or makonvince everyone around him na talagang siya yung asawa.
Kasi parang nung na-meet na yung ano, 'di ba, yung si Ate Girl na tunay na girl, parang ano na siya, dismissive siya dun sa kanya. Now, to answer lang yung ano mo, yung pagtataka mo doon, feeling ko, kaya niya sinasabing hindi, null and void tong ano natin, wedding natin, Ate Girl, kasi gusto niyang ilaban yung sa kanila nung kuya. Yun nga, oo. Yun nga yung conflict. O di, anong hindi maganda doon? Hindi, wala kami sinasabi hindi maganda. Sinasabi na namin na may mas maganda. VP! VP, sinabi mo lang kanina, tinulugan mo. Nakatulugan ko. To be fair naman kasi, pinanood ko siya nung Saturday ng gabi. Eh, anong oras na ako umalis nun sa Zoom natin? Alas dos. Tapos nakailang lata na ako ng ano, ng strong zero. So nakatulugan ko siya. Tapos tinuloy ko nung umaga. Tapos parang, wala akong naalala na episode 5. Nung pinapanood ko episode 5 ulit, parang, Oh, pero okay. Natuwa pa rin ako, hindi tulad mo na ginipapan yun to my star, di ba? Shots fired! Tinapos ko yun to my star, inulit ko yun to my star, ganun lang talaga yung ano ko sa akin. Tapos nakatulog ka lang ulit sa kanya. Oo. Natulugan lang yun. Tapos sa susunod na Korean BL, sino kaya sa amin na makakatulog sa panonood nito? Abangan. Pero yung notes ko lang dito na gusto ko i-point out is ang gandang effort niya to make it lighter than the usual, kasi parang 'di ba nga so far yung mga BL na pinapanood natin medyo serious yung atake. Ito na yung ano, pinaka comedic. Actually, ito na naman, meron na namang nag-ano, sumipol. Pero mas sipol ang dating niya this time. Sepol. Hindi, meron talaga. Ano talaga, haunted podcast na talaga to. Hello, wag kang lilingon. Coming for your gig. Pero, oo nga, ito nga yung pinaka, like, yung mga ibang Korean BL na napapanood natin, may mga comedic scenes, pero hindi siya tulad nitong Noblemans na talagang talagang parang comedy talaga yung main ano niya. Oo. Ito yung medyo wala siyang pake. Oo. Hindi siya super self-aware. Oo. Yun lang. Yun yung nagugustuhan ko sa kanya so far. Pero very curious ako sa ending mo? Niya. Ayun. May exception na naman. May condition na naman. Natatantosan ka na naman. At least ako nakainom nung nakatulog, no? Hindi normal na nakatulog. Tantusan po talaga ang finale na nito next tonight. Week. Oo, so abangan namin yan. Oo, tatapusin naman. O, go. Pag-decide pa namin kung i-unload natin siya o hindi. Dahil ang alam mo, I will see. We'll see. May plano dyan somewhere. Okay, Earth Mix na ano, short film / music video. Ito si Rai, maraming feelings lang dito. Napanood ko yung ano, yung buong the two parts siya, isa parang prequel na ano, short film. Mm-hmm. Kung paano nag-meet yung ano, yung characters ni Earth saka ni Mix. Parang si Mix nag-open siya ng 24-hour cafe kasi in the hopes of ano, si Earth babalik, kasi nung nagtapat si Earth ng feelings kay Mix dun sa video, inano niya yung advances ni ano, ni Earth, parang anong tawag dun, what's that, what am I, shino away. Oh, yun, thank shino you away. Tapos nag-isisisi si ate mo, girl, tapos yun, so nagbuka siya ng ano, cafe para ng 24 hours open, para anytime daw maano. O yun, tapos pagdating sa ano, ayun, ano ba, wala masyadong nangyari actually, naghalikan sila, quote unquote, doon nung nagtapat ng feeling si Earth kay ano, kay Mix, naghalikan sila, but like anggol lang wala nangyari. Oo. But may chemistry sila eh. Alam mo, may yung ano, yung pagdating doon sa part na nagkita sila doon sa cafe, isasara na dapat ni Mix yung cafe eh, kasi parang gumive up na siya. Tapos biglang pagdating niya doon sa ano, sa
sa entrance ng cafe niya, nandun si ano, si Earth. Tapos yun, nagyakapan lang siya, nagiyakad at nagyakapan. Walang halikan, because they don't do that. Tapos, yung mismong ano, yung mismong ate girls na kumanta, lumabas lang sila dun sa last minute ng video na kumakanta. Oo, yun lang yung exposure. For airtime. Pero kanta nila yung ano, yung buong thing. Pero maganda yung song naman, parang ballad na ano, Everett. Not as nice as these next two songs na pag-uusapan. Oh my God. Oo. Sige, unahin na natin yung convap na ni Mix. Kasi ayan. May pasabo, ay, pasabo si VP. Go. Umaya. Sasend niya. So send ko na lang. Hindi, ang ganda kasi, di ba, nung first time natin narinig sa Foots. Gandang-ganda ano na. Ang ganda nito. Oo, parang ganun. Oo. Tapos biglang, day, alam mo ilang araw na siya nakarepeat sa akin. Ako rin, gas-gas. Gas-gas to the highest level, dugu-dugu na and everything. Tapos, cute din yung video, ah. Parang, yung si Mix na nasa sasakyan, ganda ng outfit niya. Gusto ko i-get up. Oo. Mm-hmm. Tapos, ayun, parang pinarinig ko din siya to someone na hindi nakikinig naman ng Thai music nor nanonood ng BL. Tapos, yun nga, very road trip 2000s, feels. 90s feels. Ay, tsura yan, Rai. Kanina mo pinakinig. Kanina mo pinarinig yung song. Basta to someone. Paano mo in-approach? Pakinggan mo yung song na to kasi I love it. Paano mo pinarinig? Ano? Sinend mo ba yung link or kinantahan mo ba siya? Ano? Sinend ko lang naman yung link. Sinend ko lang yung link ng Spotify track. Kayo naman. Wala pa instrumental. Sinend mo lang with no message whatsoever. Sabi ko yung sa pinapanood nga natin, parang sabi ko yung pinapanood ko na ano, Thai BL, may song, tas sobrang ganda, pakinggan mo. So yan, pinakinggan naman. Kami Thai BL, tas may ganitong song, tas hindi. Tas let me know what you said. Ganyan, naka-voice note, recorded. Parang ang hirap nun. Pero this week din natin na, ano, no, this week din natin na laman na, oy, si Mix pala kumanta noon. Tama, no? Nung nalaman namin, anong araw yun? Nung Thursday ba? O nung Friday Wednesday morning? O, parang ganun. Parang, oh my God, ito yung kanta. Oh my God, si Mix kumanta. Oh my God, si Mix kumanta. Sobrang just love. Makes sense. Kaya si Sutaya talaga yung nakahalika ni, ano, ni P. Kasi kumakanta, kasi kumakanta si Mix. Kumakanta siya. Live band pala. Live band pala si Kuya. I swear, sobrang ganda ng kanta. Ewan ko, sobrang love ko kasi yung 80s feel niya na ano, na synth. Very, na oo. Akala ko ba 90s road trip? Bakit naging 80s? Ewan ko kay Vicky kung anong panahon. Magkasundo kayo. late 80s, early 90s. Oh, yan. Ayan, okay. Nagami, 2000 yung sabi mo, 2000s yung sabi hindi, mo. Hindi, sabi ko, ano, early 2000s, 90s nga. Nausog lang ng konti, may age difference. Early 2000s, 90s, anong taon? 90s, early 2000s. So 1990 hanggang mga 2005, ganyan. Ang may 10 years din yung pagdita ng range natin eh. Kaya nga. Pero ay 80s naman. Nag-overlap lang tayo dun sa 90s part. So. Sige na. Basta maganda yung kanta, gusto namin. Yun na yun. Sana magustuhan period rin. Oo. It had a vibe. Sabi nga ng mga Gen Z, it had a vibe. Ganyan. VYB. Charot. Okay, next na tayo. Sino magsasample naman ito? Charot. BKPP na safe zone. Na ano, very happy sila sa video. Very happy ng video. Tapos parang love siren yung dating sa akin. Hindi ako magaling sa music, ha, pero yun yung pagkaganon sa akin. Love siren na ano. May pagkaganon. Siren. Well, kasi na daw music din yun eh, yung song na yun. Maganda yung pakinggan nyo rin yun. Cute yun. Yun, anong panahon naman ang mare-remind ka doon, Shipper A? VP. Late 2000s, early 90s. Early 2010s. Parang ano, kasabayan ng mga ano, M2M, ganyan. Oh, no. Mirror, mirror. Pretty boy. Wait, so nakakatawa tong video kasi sobrang
'di ba nga, yung series naman feel alam good. Naman natin. Yun na nga, feel good yung kanta, tas yung music video niya, happy-happy sila, except for that one part na umiiyak si ano. But like, mabilis lang din yun. Uh-uh. Tas happy-happy sila. Tas parang, hala, may irony ba silang ipupush dito? Kasi hello, yung it side, di ba? Kung gano'n nagpayurak ng damdamin and everything. Oo. Pero ito nga, pero, baka naman wala lang to, ano lang talaga siya, for promotional purposes. Oh, so yun na nakita niyo yung sama. Ang ganda na lahat actually. Ang ganda nung visuals. Ang ganda ng visuals, ang ganda nung boses ni ano ni Belkin. Yun nga nung nabanggit namin sa Discord since halos sabay lumabas tong songs na to eh. So magkasunod ko silang ginagasgas. After mo pakinggan si Mix, tapos pagdating kay Belkin, wala ka ng difference kasi yung quality ng boses niya talaga. Diba? Ganda. Aral. Oo, yun nga lang, hindi siya aral sa fire safety kasi yung yung kama kung saan sila magkatabi, sweet, kaso ang daming ano, Christmas lights. Fairy lights, oo. Oo, Diyos ko, isang ano mo lang ng tama. Susunog sila. Liab sila parehas. may mawala lang na wire dun. Oo, yung open wire. Pag open wire lang dun, di ba? Wala diba? Lang yung mobilya. Pero maganda visually. Baka yun yung, ano, yun yung magpapaiyak pala sa atin sa its side. Kasi nasusunog. Nunugan. Nasusunog diba? Pala. Okay, Kaya pala kaya pula yung buhok ni, ano, ni metaphor for ano, fire. Fire. ano yung medyo blue-green na... Water will lumot. Bumubuhos na tubig. Oo, yun yung pang ano mo, pangpatay ng apoy, ito naman. Okay, sige na nga. Ayun, at yung next natin na ano, History 4. Problematic ano, ba ito? Sure. Ha? Ito problematic pa rin ba ito? Mukha. Oo. Problematic pa rin siya. Ano? Right. Ito yung selosan, diba? So, ito yung inamin, after inamin na ni, ano, ni Li Cheng, kay Teng Teng. Yung feelings niya. And then, parang, okay, gusto ko pa rin, sabi ni Teng Teng, okay, ayoko kita, ganyan, gusto ko pa rin, babae. So tinanggap naman ni, ano yun, diba, ni Li Cheng. Uh-oh. Tapos, parang, nandun na siya sa process of moving on. So, tambay-tambay siya with, ano, si ate girl mong, ano, na shipper. So sila na yung madalas na magkasama. Tapos, ano naman si Teng Teng? Nag-date ng girl. Nag-date ng girl na ano na nireto ni ano ni Li Cheng. But at the same time, pag nakikita niya si Li Cheng with ate girl, may ano, may something. May selos-selos na nagaganap. Oo. Tapos parang, ayun. Ang cute. Ang cute medyo, cute yun. Oo, medyo cute yun kasi parang nandun na siya nag-aanohan ng nagpa-process ng feelings nila. Ang hindi ko lang gusto kasi dito rin yung ano yung episode na ano na 'di ba pinikot nga si ano pinikot si Kuya Bakla. Oo, ni Bonsong Bakla. Tapos pinakita niya yung video sa parents. Ayun, like, yun, exactly. So, yun talaga yung wrong. Yun yung very twisted pa din for me. So, kasi nahuli, diba? Nahuli sila, nagyayakapan na ano. So, si kuya tsaka si bunso, nahuling nagyakapan ng parents kasi magdadala ng ulam kay kuya. Nahuling nagyayakapan. And then, parang, ito namang magulang, hala, nag-assume naman na galit agad. So, inantay nila umuwi si bunso. Binigyan agad ng mali siya, no? Binigyan agad ng mali siya nung parents na, nung tatay. Although, si mommy kasi may idea na, si ang talagang walang idea supposedly, si daddy. Bilang may mali siya si daddy. So yun. So, pumunta na si, umuwi na si bunso. Pag uwi ni bunso, nakita ko kayo nagyayakapan. Dapat ba brotherly love lang yon? Ganun yung tanong. Tapos sabi ni Bunso, hindi yun brotherly love. Mahal ko siya. Tingnan mo to, Pinakita niyo. Tingnan mo to. Ito yung video na pinakita na hinuhubaran niya yung kuya. Hinuhubaran, tapos, girl. Ito naman mga parents na to. Pinanood naman nila. Pinanood. Mami, syempre. Alam naman, ano, kung may bilang ipakita sa'yo, mapapanood ka talaga. Tapos hinart attack din si daddy. Hinart attack si daddy. Ayun. Kasi parang too much gay porn. Parang, Ito pa ang tanga, sa kanila. Hindi nila pinagsabihan yung anak. Si kuya kasi si kuya. Si kuya, nakatira sa ibang lugar. Hindi sinabihan. Naplano so, parang, pa siyang party.
Oo, go on lang this, sila ano, many ways. Walang ano, walang eme, walang anything. Na ano, hoy, hindi na alam mo, na ina-heart attack na yung tatay niya. Wala, walang ganun. Walang mention, walang mention. Kahit mula doon sa kapatid eh, walang mention. Kahit yung nanay, ay, sabi lang nung kapatid, ano, diba? Sabi lang nung kapatid, busy ako, maraming ginagawa sa school. Ang problematic talaga nitong series. Swear. Wala. Alam mo sa pagkikwento mo, Shipper Kevin, parang ito yung ship of the week mo. And I'm judging. Oh, okay. Alam mo, pwede. Si Li Cheng, tsaka si Teng Teng, pwede. Yung ano, kasi yung... binibuild up na sila. Oo, binibuild as in, up sila, to be fair. Matang weird pa rin. Binibuild mo yung straight couple. Agree. Na, na nagpa-process. Oo. Actually, yun nga yung weird, actually, di ba? Kunyari, kung yung BL, kunyari, may BL ka lang na ano, na nakasento sa dalawang guys na confused pa sa sexuality, ano ka eh, you'll buy the fantasy. Pero in this case, parang mahirap kasi alam mong may bakla talaga sa main characters. Yeah. Tapos hindi mo rin binibigyan ng maayos na ano, love story. So parang, I'm gonna watch tomorrow. Charot. May bago episode na sa Vicky din. Episode 7. Up na siya kanina. Sorry, mamanawalin ko pa rin. Ako rin, ready na ako i-play eh. Kasi parang nagselos na ngayon, di ba, si Teng Teng. So, parang, speaking of soundtracks, ang ganda ng mga kanta dito. So. Actually din. Yung intro, yung OBB, ang ganda ng OBB. Ang ganda. Kasi tapos ko siya. Kasi sa ano, halimbawa, well, sa Lovely Writer din tapos. Eh, sa Lovely Writer kasi hindi ko tinatapos eh. Kasi alam ko na ta. Pero sa Foots, tinatapos ko rin yung sa Foots eh. Yung ano yung intro. Pero yung... Ito din, tinatapos ko. Sobrang problematic ko. Problematic natin, Ray. Ito lang yung kinakahiya ko na meron akong ano, kay Kevin. Similar. True. Pero sige, mabuo na tayo para ano na. Oh, to my own speech, yung because of you. I'm speechless, so Kevin, ikaw na mag-monologue ka na. Of 22, yung 2020 because of you. So ngayon, so since nga nalaman nila hindi na nila kapatid si kuyang long-lost brother, na i-inlove na si, ano, na-inlove na yung kuya, na-inlove na si, tawag dito, si Opa. And then parang gusto na nilang alagaan yung ano yung anong yun yung long lost brother. Tapos yung side couple na kamukha doon ni ano ni Singto. Nagseselos din siya doon sa parang si Singto. May kamukha si Singto, wait, pakita ko sa actually si send ko nga dapat yun eh. Pero kamukha niya talaga. Nagseselos siya doon sa ano sa kasama niya doon sa bahay. Hindi niya naman sinabi kung jowa niya, parang hindi kasi pinag-usapan nila na pag nag-asawa daw sila mag together pa rin daw sila sa isang bahay. Okay, so sobrang weird. Selos naman siya doon. So may issue sila sa sarili nila. Maganda siya kasi sobrang short and then sobrang sweet. At pa isa-isa lang din yung build up doon sa ano sa pagmama doon sa feelings no ano ni Opa kay long lost brother. So yun. So mas maganda to. Basically mas maganda to kasi sa History 4. Hindi, mas maganda talaga si History 4. Kakapit talaga ako sa History 4. Oo. Mas gusto ko to kasi sa Nobleman. Kasi pinanood ko pa rin to kaysa sa Nobleman. Mas gusto mo mas yung History 4? Ay, hindi, sa, hindi, yung Because of You. Mas pinili ko siya kaysa sa Nobleman. Na panoorin for We Weekly. Diba? So parang weird. Yun ang nakaka-doubt. Yung well, hindi ko kayo encourage. I mean, up to you if you want to watch it. Pero kayo ah, kayo siya. Mas matagal nyo nang kilala yan si Kevin. So, ano? Hindi na lang magsasalita. Kaya pala hindi tayo friends noon, Kevin. Ay, baliw. Okay, next. Okay. News. Oo, dyan na nagtatapos ang ating mga baklitang iba at absent po ang ating resident clown / polka na si Shipper Leif. Ano, sana okay lang lahat dyan ngayon kung nasan ka man. Oo. Pero ang tanong, may polka the journey ba o wala? Right now. Wala pa. So, news, postpone pa rin. De, pero meron ding isa, si Tay nga, no,
nag-COVID positive. So, true. Oo, laban. Get well soon, Tay. Ito ang cute na nag-pigtail siya. Nakalimutan mag-pigtail. Oo, sinento kay Shipper Rai kasi naman nagpipigtail si Shipper Rai. Cute niya mag-pigtail. And also, yan, oo. Ayan, kung makikita nyo, merong t-shirt nasuot ngayon si Shipper A na si Tay. Suot niya ang kanyang GMM GMM TV artist series artist portrait series na merch na ni Tay. And speaking of merch, abangan niyo ang Budol merch episode namin this Wednesday. This Wednesday. Very there. Pag-uusapan namin yung mga pinagastusan naming things BL for the sake of this treasures. Get well soon, Billy J. And parang happy din for of John Paul. Na ano na daw, he's cleared na and he can go home na din. So ay, that's nice. Rest up of John Paul. Si Tay sa si Nancy pa ba yung nagano positive sa kanila. Sana dito din namin. And yeah, dito din. So everyone na nahikinig ngayon, always be careful. Stay at home kung kaya. Huwag masyadong lumabas kung hindi naman necessary. No. Yes. Let's we all have to work together din talaga, no, to flatten the curve. Yes. Yes. Together. So stay at home and listen na lang, diba, to our podcast, which you can find in Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, and all other podcast platforms. Just go to thebunkph.com/theshippersph. Now that's thebunkph.com/theshippersph. Alam niyo na yan. And then you can also catch us on Facebook, Twitter, and Instagram at theshippersph. And kung meron kayong mga mermail, mga kwentong BL ninyo, kung paano kayo na-discover ang BL, paano nyo nahanap ang inyong true love through BL, kung ano man yan, paano pa yan, send it to us via CuriousCat at curiouscat.me/theshippers, walang PH, at pwede rin sa theshippersph@thebunkph.com. Ayan. Ang dami ng PH. Tapos, tuloy-tuloy ang aming viewing deck ng Fish Upon the Sky. Nandun yun sa aming Discord server. The link, we post it usually sa aming mga socials. So, abang-abang, and then you just scan the barcode or QR code pala. Barcode, grocery. scan nyo lang. Tapos sabay-sabay tayong manood. Yan, sabawan and bring nom-noms if you like. Saya-saya. True. Ayan. Sabay-sabay dito natin i-call out yung mga problematic scenes nila kung meron. Totoo. Kung meron ulit. Ayan, because of you muna. Hi! Speaking of, yun nga, dito na natatapos sa ating Wave Weekly episode. Pero bago tayo magpaalam, Shipper, sinong inyong Ship of the Week? Para sa linggo ito. 34, Char. Hindi, sige, huwag ko nabaguhin. Yan na yung okay, sinayo yeah. ko. We're satisfied with that answer. Thank you so much. Hindi, grabe. Mork P ako, Mork P. And the popcorn. And the popcorn, yes. Oo. Mm-hmm. Ako sorry, ako Jean Nubsib kasi beach and I love the beach. Well, di mo sila make love on the beach, but like the landian on the beach is so high and the waves and the water and the landian. Habulin mo ako, meron ganun eh. Oo, meron nga. Sige, dahil medyo hindi consistent yung Fish Upon the Sky sa akin this episode, and yung lovely writer din ay lovely writer talaga yung actually bibigay kong Ship of the Week, pero dahil nagkakagulo tayo, Nobleman Ryu ang ibibigay ko na Ship of the Week para lang mauga. Sino doon? Oh. Yung tatlo, yung Porsididong Ahas, si Nobleman Ryu, tsaka yung fake Wajin.
Sige na nga. Ang ganda. Sige na. Nauga ang shippers tonight. Oo. Sige, at dahil inuga na ni Shipper A, tutuloy ko na sa pag-uga, no? BKPP ang ship of the week ko this week. Hindi, pero kasi na-miss ko lang din sila. So parang ang cute-cute nung lumabas yung video. And na-miss ka ba nila? Hindi, for sure. Wala naman nakakamiss sa akin eh. Oh! Yung pinagbigyan mo ng kanta, yung pinaparinig mo ng ano, kanta ni Mix, na-miss ka niya. Mm-hmm. Sure. Kaya ng mga pagkain. Ah, ganoon. Laglagan tayo dito. Babawi pa ako eh. Sabi ko na eh. Sige, yeah, abangan mo na. Next week. Ikaw na ulit. Ikaw na ulit ang paen, Kevin. Matatagpasan na ako nito. Nakakadami ka. De! Close mo na! Happy yan si Kevin. Nakakabarda yan eh. Kasi hindi siya yung binabarda right now. Oo. Pero okay lang kasi 24/7 naman talagang si Kevin yung binabarda. Oo. Ayun, so there you have it, shippers. Diyan na nagtatapos talaga ang ating Wave Weekly para sa linggong to for April 26 to May 2, 2021. Abangan nyo ang aming Wednesday episode this coming Wednesday, syempre, at ang mga susunod pa nating episodes. Yan. And see you sa Discord channel para sa mga chika-chikahan. Ayun, we'll hear you and see you again on the next one. Ito si Shipper VP na nagsasabing, kung ang Earth Mix ay angle-angle lang, ako gusto ko rin naman ng ungol-ungol na lang. Sample. Ako naman si Shipper Kevin. Oo nga eh. Asa na? Ako naman si Shipper Kevin na nagsasabing, VP sample. Mama mo sample. At ako naman po si Shipper A na sumusuporta sa LMA season na Scorpio yatang sinobsib. Ay, wala ang sabihin ko na hindi nagpapatibag sa Afridi Aguilar na pudyay ni Jean. Ay, nalasta ko sa iyo. Oo. At ako naman si ano Shipper Rai na asin ko lang kung sasabihin ko. Basta, I'm happy na lang. Nag-out ako sa tatay ko, hindi siya humingi ng lupa sa akin. Yung lamang. Paano mga ka-shippers? Bye, guys! Yung kanta naman daw ni Mix. Charot. Yan, wala akong. Hello mga ka-shippers! Click here for more videos! If you like this video, leave a thumbs up! And also, don't forget to subscribe to our channel! Check out also Bunk Collective for more videos! And don't forget to support us at patreon.com/thebunkph.